What to do with evildoers? That's a great challenge. Romans 12, 17 to 21 is a great collection of beautiful ideas about what to do with evildoers. Romans 12, 17 to 21. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, "It is mine to avenge, I will repay, says the Lord." On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. And may the Lord enable us to understand these words that most of us already know anyway. Marami sa inyo alam na to. Alam na natin ito, luma na tong tugtugin. Do not repay evil for evil. Huwag gagawa ng masama sa masama. Huwag susuklian ang kasamaan ng kasamaan. Pero nangyayari na nga kaya to sa ating buhay. Huwag merong isnab sa inyo, anong tendency nyo ba? Sabihin din yun. Pagka merong nagalit, tendency di ba natin? Magalit. Pag may nagsabi sa atin ng masama, anong tendency natin? So, pag pinag-aralan natin itong sinasabi ng part or na ito ng Book of Romans, there are two things that we should look at. And that is yung negative at saka yung positive. Let's look at the negative. What not to do? What not to do with evildoers? Sabi dyan, do not be like the evildoers. Do not return the gesture, according to verse 17. Do not repay evil for evil. Hindi yan mahirap maintindihan. May mga parts of scripture medyo mahirap. Pero ito hindi. Ang simple, huwag susuklian ang mali, ang mali. And Romans 12:9 says, hate what is evil. Yes, we have sometimes no problem about that. We hate what is evil. We hate the evil deeds of others. But do we hate the evil deeds of others enough to prevent ourselves from doing the same? Madali naman na kamuhian natin yung mali na ginagawa ng iba eh. Pero ganun na lang ba ang pagkamuhi natin na pati sa ating sarili, inilalayo natin yung mga gawain na yun? O namumuhi lang tayo sa maling gawain pag iba ang gumagawa at pag ginawa sa atin? Pero pag tayo na yung gumagawa at ginagawa natin sa iba, pwede. O kaya pag yung evil deeds na yon, mahal natin sa buhay ang gumagawa at ang ginagawa naman, hindi natin kapamilya, hindi natin mahal, okay lang. Pero hindi yun dapat ang kahulugan ng to hate what is evil. To hate evil is to hate it enough to the point that you hate it no matter who does it. Galit na galit tayo halimbawa sa taong masungit, pero tayo ba'y masungit? Nagagalit tayo sa taong maramot, pero tayo ba maramot? Nagagalit tayo sa mga mandaraya, pero pagka ang nandadaya, tatay natin, kamag-anak natin, nabibigyan ba natin ng excuse? Kaya mahalagang isipin ito, mga kapatid. Do you hate evil enough? Do not hate evil only when other people do it. Then, do not take revenge. Very crucial ito, do not take revenge. So verse 19 yan. When you get even with evildoers, what happens? What happens when you get even with evildoers? You become like them. Masama po pag tayo ay tumatabla. Masama tayo pag gumaganti. Kasi pag gumanti tayo, di tabla na. Pag tabla na, pareho tayo. Kasi ibig sabihin ng tabla ay flat, plain, nandun lang tayo, pareho lang. Sabi, tatabla lang ako, gaganti lang. So kung nung gumawa yung tao ng masama, tayo ay medyo mataas yung spiritual level, gumawa siya ng masama, mababa siya. Pag ginawan din natin siya ng masama, bumaba rin tayo dahil tumabla tayo. So pareho na lang. Ano bang pinagkaiba natin? We lose all the moral ground on which we stand. We lose all the moral prerogatives. And what else happens when you get even with evildoers? You leave God out of the equation. Oras na gumanti na tayo sa gumagawa ng masama, inaalis na natin si Lord dun sa eksena. There is no more room for God's wrath. There is no more room for God's vengeance. Pag may gumagawa ng mali, na-o-offend lagi ang Panginoon dahil siya ay God of justice. Whenever justice is assaulted, whenever wrong is done, God gets angry. God is insulted.
God is offended. And because of that, God's wrath is there ready to take its course. But the moment that you take revenge, you put God out of the equation. Kasi ang Diyos dapat ang nagbibigay ng kaparusahan sa kasalanan. Ang Diyos dapat ang gumaganti. Sabi niya, vengeance is mine. I will repay. Pero pag tayo na yung gumante, hindi na siya gaganti. Pag tayo na yung nagparusa doon sa mga kamalian na yon, hindi na niya paparusahan. At kung sa ating pagpapanggap na tayo ay mga hukom, mga judges din, at gusto nating itama yung mga mali at gantihan niyan at parusahan yung nagkamali, ay nagkamali rin tayo sa pamamaraan, pareho na lang tayo nung pinarurusahan natin, pareho na lang tayo nagkamali, at maaring pareho na lang tayo naghihintay ng palo ng Diyos. The moment that you put justice and you take justice into your hands, then you take God out of the story. Yung gagawin niya, tayo na yung gumawa, hindi na niya gagawin. What he can do best, he probably can do in a very inferior way. And in the end, not only harm others, but harm ourselves also. God's justice automatically brings vengeance. Pagka nasira yung balance, ibabalance siya ng Diyos. Dahil lagi siya nagbabalance. God is a God of balance. Lagi lahat ng bagay may balance. Kaya nga pagka meron kang imbalance, kaya ka may sakit. Sometimes meron kang hormonal imbalance, may chemical imbalance ang iyong dugo. Pagka may mga imbalances, laging dahil may mali. So itatama yun ni Lord. Kaya kung sobra tayong pagod, ayaw mo pa rin magpahinga, magkakasakit ka na, mapupwersa ka na magpahinga, magbabalance ka. Kaya kung utang ka ng utang sa tulog, puyat ka ng puyat, hindi ka pwede hindi magbayad. Kahit minsan, nakaupo ka lang dyan, makakatulog ka na, dahil magbabalance. Hindi pwede hindi bayaran yan. Lahat ng utang binabayaran. Ngayon, kung nagkaroon ng utang sa atin ng ating kapwa, tayo na yung naningil, edi hindi na siya sisingilin ng Panginoon kasi bayad na eh. At kung sa ating paraan ng paniningil, nagkasala rin tayo, tayo na ngayon ang sisingilin ng Panginoon, nabaligtad ang istorya. So if you cannot be holy in not taking revenge, at least be wise and do not take revenge. Leave it up to God. Siya na rin ang may sabi, vengeance is mine, I will repay. So when the Lord repays wrongdoers, anong repayment ang ginagawa sa kanila? Debit. When the Lord repays you, anong binibigay sa inyo? Credit. But the moment that you already make collections, paano pa kayo ipangungolekta ng Panginoon? Kaya lagi is always sweet to let the Lord do it. Hindi natin pinag-uusapan yung mga utang dito na financial, siguro nga dapat yung singilin, no? Ang sinasabi natin dito, yung mga ginagawang masama, nababalikan pa natin, gagawin din natin ng masama. We repay evil for evil. Meron pang mga nagyayabangan, magkano ka? Doble mo. Yung mga ganyang klaseng mga sagot na parang you always want to have the final say, you always want na meron kang punchline, lagi kang bida, lagi kang witty, leave room for God's wrath. At ang sinabi pa na do not, pangatlo, do not be overcome by evil. Ulitin nyo nga yan. Yeah, do not be overcome by evil. How can we be overcome by evil? By being evil ourselves. Ang masama, hindi nagtatagumpay hanggang hindi ka pa niya napasasama. Kahit anong gawing masama sa inyo ng kapwa, mukha kayong nalugi, mukha kayong natalo, mukha siyang namayagpag, mukha siyang napataas, mukha siyang nakakuha ng mga gusto niyang kunin, hindi pa panalo ang evil noon habang hindi pa kayo nagiging masama rin in reaction to that evil deed. So you see, victory is in your hand. So sabi mo, inagawan ako, ganyan ako, ininsulto ako, paano maging mapapalagay sa kamay ko? Habang hindi ka pa rin ang aagaw in return, hindi ka na nangiinsulto, hindi ka nagsasalita ng masama, hindi ka gumagawa ng masama bilang tugon sa kasamaan na ginawa nila, hindi pa nananalo ang evil. So what the world may probably look at and seem to be a downright failure, na parang kawawa ka naman, talo ka, api ka, may actually be a very victorious person. But the moment that you become evil also,
that you do an evil deed also, that's when evil wins. Sa palagay nyo, bakit na lang lagi na si Satanas gumagamit ng maraming tao para tayo galitin, para tayo insultuhin, para tayo kuminsan apihin, para tayo kung ano-ano, lagyan ng mga negative feelings? Anong mapapala ni Satan pang nagawan tayo ng masama? Una, natutuwa siguro siya pag tayo nasisira dahil mahal tayo ng Diyos. But more than that, lahat ng mga kasamaan na kanyang pinapadala sa atin eh para lang tayo matukso na maging masama din. At habang hindi tayo nahuhulog sa bitag na yon, habang hindi natin sinusunod yon, mami, sumampal sa'yo, pa! Sabi mo, may isa pa. Panalo pa ang good. Kaya pag may biglang sumampal sa'yo, pak! Sabi mo, pak! Talo ka na. Sa biglang tingin, panalo ka dahil nakadalawa ka eh. Right? Sa pangtingin sa labas, panalo ka. Pero hindi. Because, ang sabi sa Bible, our battle is not against flesh and blood, but against powers and principalities in the air. Lahat ng labanan, mukha lang physical, pero yun lang ang pinakamababang antas ng labanan. Ang mas mataas yung spiritual equivalent of the physical warfare. So, many people might seem to be victorious on the physical level, but in the spiritual level, talo sila. But there are some people who look like they are losers in the physical level, in what the eyes can see, but in the spiritual world, they are victorious. And what is important to be victorious in that area? Paano po kayo magiging victorious dyan? Sabihin nyo, kahit anong gawin mo, mananalangin ako, papatawarin kita, di kita papatulan, di kita gagantihan. That is victory. So mahalaga po yan, do not be overcome by evil. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan ang talagang merong feelings. Do not be overcome by evil. Huwag magpapatalo. Huwag tayong magpapadala sa standards of the world na laging para kang panalo pagka ikaw yung nakabugbog sa kanya, ikaw yung naka-outshout, ikaw yung nakapagsalita ng pangit, para kang panalo. No, in the spiritual realms, in the spiritual world, you are the loser. And what is important is to win in that area. So yan po yung negative, what not to do with evildoers. Pag-usapan naman natin, what to do with evildoers. Do what is right, even in their eyes. Ano ba yung kahulugan ng even in their eyes? Kasi kadalasan, pagka ang tao pino, pino rin tayo sa kanya. Pag ang tao mabait, mabait din naman tayo sa kanya. Pagka ang tao ay mas mabait o kaya religious leader pa, lalo naman tayong bumabait sa presensya niya. Sobrang pangungupo, sobrang ganito, sobrang ganyan. Akala mo kung ano na yung kabaitan natin dahil ang audience natin mabait. Pero ang sabi dito, do what is right even in the eyes of evildoers. Na kahit sila na yung kaharap, pino ka pa rin. Kahit magaspang yung kaharap mo. Na kahit na sila hindi mabuti, mabuti ka pa rin. In other words, hindi ka lang mabuti pagka ang nakapaligid sa'yo, mabuti. At pag nakapaligid na sa'yo, masama, masama ka na rin o daig mo pa sila. Sabi, do what is right even in their eyes. And what are the details of this? Live at peace with them. Live at peace with them. Sabi naman dito, if it is possible. If it is possible, and as far as it depends on you. Mga malalim na mga pananalita. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with people. Anong kahulugan ito sa ating buhay? Hanggang pwede. Yung hindi na pwede, huwag mo nang pilitin. Kung sasaksakin ka, paglapit mo, di huwag ka nang lumapit. Kasi hindi na pwede. Pero sabi, as far as it depends on you. Meaning, yung kaya mong kabutihan, gawin mo. Pero huwag mong gawin na yung response niya ang magiging mo ngayong pamantayan kung anong gagawin mo. Yung ikaw mabuti dahil mabuti ka. Hindi dahil sinusukli ang kanila ng mabuti kaya gumagawa ka ng mabuti. Kasi yon para ka lang nagre-react. Christians act. We just don't react. So mabuti ka kaya sila ay mabuti o hindi. Kaya nga tayo nagiging iba kaysa sa mga hindi mananampalataya ng Panginoon. Habang kaya, habang nasa iyo ang control, do what is right and live at peace with them. Ano pa sabi dito? Kanina, do not be overcome by evil. Tapos binaligtad, overcome them by good. How do you overcome evil by good? By just being good. That is how you overcome.
Because good triumphs by example. Pagka mayroong bagay at panahon na dapat sana, mayroon ng pangit na behavior na lumabas sa'yo, pero pinigil mo yon, pinakita mo pa rin ang mabuti, you are providing a good example to people, and they will remember that in the many, many moments in their lives. So biglang tingin, parang akala mo walang registration, pero hindi mo alam, you are giving away samples of godliness. And good triumphs by example. Good triumphs by demonstration. The moment that you are able to demonstrate good, whether it has instant converts or not, you have already triumphed. Good triumphs by infection. Nakakahawa rin ang kabutihan. Sabi ng iba, nakakahawa ang kasamaan. Totoo. Pero nakakahawa rin po lalo ang kabutihan. Kaya nag-ahawa tayo ng mga tao. Kaya may nagsasabi, ay, may mga honest pa pala ngayon pag sinuli mo yung sobrang sukli. Ay, may mga mabuti pa palang tao. So, sila man yung kabutihan nila na nagkakaroon ng challenge na ilabas din nila dahil marami pa pala namang ganyan. They will not feel alone or weird if they do good. Good triumphs by inspiration. When you inspire people to let the good in them shine and shine through, then you are victorious. What else are we going to do with evildoers? So, ginasabi natin, do right even in their own eyes, overcome them by good. Meron pa tayong dapat gawin. Turn them over to God's justice. Turn them over to God's wrath. Turn them over to God's revenge. That is when they cannot be overcome by the positive. Pag talagang hindi na magawa ng mabuti, ayaw ng tablan, the least you can do is to just stop and then turn them over to God. Pero huwag kayo ang gagawa ng mga balak para gumanti, para gumawa rin ang masama sa kanila, kasi oras na gumanti na tayo, evil already has triumphed. Pero habang hindi pa kayo nahahawa sa kasamaan at hindi nyo pa ginagawa yan, you are still the victorious one because of God. So huwag tayo magpapahawa. Turn them over to God's justice, to God's wrath, and to God's revenge. Bahala na ang Diyos sa kanila. Total, alam niya ang dapat gawin. At meron pa tayong gagawin. And ang sinabi dyan, feed them. Gumagawa ng mga masama, papakanin ko pa. Feed them. Tanungin niyo ang katabi niyo kung mas matalino siya sa Diyos. Dali, tanungin niyo, mas matalino ka baka mo sa Diyos? Siyempre, ang answer niya, no. Pero bihira sa atin ang nag-agree dito. Somebody does wrong, feed. Parang mali. So, ang itanong mo sa sarili mo, teka, mas matalino ba ako kaysa sa Diyos? Kasi siyempre, mas matalino siya sa akin. At sabi niya to, therefore, tama ito. Whether or not I agree. Sabi, feed them, give them something to drink. And by doing so, anong sabi? You will heap up burning coals on their heads. Malalagyan mo daw sila ng mga baga sa kanilang ulo. Now, of course, hintay. Hindi niyo sila ginawang bibingka. No? Na mayroong apoy na sa ilalim, apoy pa sa ibabaw. Maraming mga hindi nakakaunawa ng ibig sabihin nito, parang sabi nila, pag ginawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama, pinakain mo sila, pinainom mo sila, pinahiya mo sila dahil binigyan mo sila ng burning coals on their head. No, 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 no. In the Middle East, in Israel, noong mga panahon ng Panginoon, walang posporo. Wala pa nung posporo. But the Israelites don't want their houses dark at night. So, kailangan laging merong ilawan. Pag ang ilawan ay naubusan bigla ng langis in the middle of the night, paano ka ngayon magsisindi ng ilawan? Pagka ikaw ay nagluluto, biglang wala ka palang ilawan na merong ilaw, paano ka gagawa ng apoy? So, ang gagawin mo ngayon, kukuha ka ng isang parang palayok na lalagyan, pupunta ka sa iyong kapitbahay at kung hating gabi yon kakatok ka, magmamakaawa ka, nabigyan ka ng mga baga. Kasi may mga bahay na ang bahay nila laging may mga baga na pinapaypayan nila ng konti. Pag mauubos na, lalagyan nila ng bagong magiging baga so that they always have burning coals in their stoves. Why? So that they can continuously have hot water if they want it. And kung namatayan sila ng apoy, meron silang pagkukuha ng apoy, yung mga baga na yon. So, yung taong nawala ng apoy sa kanyang bahay, nawala ng liwanag, dumilim ang kanyang bahay, mga Israelites pa naman, rightly or wrongly, equate darkness in their house as presence of evil or absence of God.
Kaya ayaw nila yung dumidilim. Gusto nila laging merong night lamp, no? Kaya give me oil in my lamp, keep it burning. Kaya kinakanta yun eh, yung dahil, give me oil in my lamp, I pray. Kasi dapat may laging oil. Eh kung naubusan ng oil, dahil hindi naman lahat may oil, yung iba naman kulang sa planning. Mangangato ka ngayon sa bahay-bahay, meron ba kayong burning coal? Kasi alam nga namang iuwi mo yung lamp nila patungo sa'yo. So, iuwi mo ngayon yung konting baga na yon. And usually, people in the East, kahit nga dito sa Pilipinas, uso pa, kahit sa mga probinsya natin ngayon, sinusunong nila lahat yung dala-dala. So, sunong-sunong mo ngayon yung palayok, doon nila ilalagay ngayon yung baga. So, you will heap up burning coals on their heads. Hindi ibig sabihin, pinaso mo sila, pinahiya mo sila. No. You gave them fire. You gave them hope. You gave them love. You gave them what they need. Yun ang sinasabi ni Lord na, overcome evil with good. To return evil with good. Christians, we have a more excellent way. Christians are not to adopt the ways of the world. Christians are to show the world the greater way, the Jesus way, God's way. And that is to overcome evil with good. And not to be overcome by evil. Matthew 5, 44 to 48. But I tell you, love your enemies. Tanong niya naman sa katabi niyo, matalim mo kumakas sa Diyos. Baka ayaw mo na naman yung love your enemies na yan, ano? Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your Heavenly Father is perfect. Beautiful words. Sabi, mahalin mo yung iyong mga kaaway o yung mga umaaway sa'yo. Ipanalangin mo yung mga nagpapahirap sa'yo. Sabing ganon. At nang kayo naman ay talagang maituring, matawag at makilalang anak ng Diyos. Sapagkat, sabi dito, kung gagawan nyo lang ng mabuti, yung gumagawa din ng mabuti sa inyo, babatiin nyo lang yung bumabati din sa inyo. Eh hindi ba kahit mga pagano, ganyan din ang trabaho nila. Kung ang mamahalin mo eh yung katabi mo, malapit sa'yo, eh even tax collectors or sinners or greedy people do that. Kahit nga yung mga pinakanagnanakaw halimbawa sa kanilang pwesto sa kumpanya o sa gobyerno, marunong pa rin magmahal yun sa kanyang anak o asawa, dun dinadala yung ninanakaw niya. Sabing ganun, kaya mabuti rin merunong din gumawa ng ganyan ng mga hindi mananampalataya. Pero sabi, kung kayo ay ngingiti lang sa gumingiti sa inyo, at hindi nyo ngingitian yung ayaw ngumiti sa inyo, katulad lang kayo ng mga taga-sanlibutan dahil ganyan din sila. Mabait din sila dun sa mabait sa kanila. Kahit nga po sakal na kriminal, lagi pang may uwing sandwich sa nanay niya. No? Mapagmahal din. So kung minamahal nyo lang yung napipili nyong mahalin at nagmamahal din sa inyo, wala kayong pinagkaiba sa mga hindi anak ng Diyos. Pero dahil anak kayo ng Diyos, nahihigitan nyo ang kanilang ginagawa. Therefore, nangingitian mo ang hindi ngumingiti. Nababati mo ang ayaw bumati, gumagawa ka ng mabuti sa hindi gumagawa sa'yo ng mabuti sa katunayan sa gumagawa pa rin sa'yo ng masama. Bakit? Dahil anak ka ng Diyos. Dahil iba kayo. Sabi, iba kayo eh. Kung kamukha lang kayo ng iba, di baka pareho lang din kayo ng magulang. Hindi ba kung isang pag magkamukha, magkapatid kayo, no? Sabi mo. Kung sabihin kapatid ko, oo, alam ko kasi magkamukha kayo. Eh ang tanong, kamukha ba tayo ng mga taga-sanlibutan? Dapat, iba. We are able to do infinitely more than they do because our Father is in heaven who empowers us, who teaches us, and who rewards all good deeds. Kaya sabi sa 1 Corinthians 4.12, sabay-sabay nga tayo magbasa, mag-practice tayo magbasa, church, 1 Corinthians 4.12, when we are cursed, we bless. When we are persecuted, we endure it. When we are slandered, we answer kindly. Yan. Importante. Ano sabi? When we are cursed, we don't curse back. We bless.
When we are persecuted, we endure it. Yung persecuted yan because we are righteous, ha? Because of the righteous things we do. And when we are slandered, we answer kindly. Pag may nagsabi sa'yo, ang pangit mo? Ba ganon? Ganon. Totoo ho ba? Ganon lang. Yung hindi yung mas pangit ka. Answer kindly. Answer kindly. Do not adopt the ways of the world. Huwag tayong manghiram sa sanlibutan ng mga pamamaraan. May ibinigay naman si Lord sa atin ng mga pamamaraan. At yun ay sapat, yun ay mahusay, yun ay maganda. Romans 12:2. Kanina, ang hina-hina niyo magbasa. Lakasan niyo. We will all read aloud, sabay-sabay. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Huwag na daw tayong sumabay sa paraan ng sanlibutan. Huwag na tayong makigulo. Huwag na tayong humiram ng pamamaraan. At patunayan natin na tama ang Diyos. Patunayan natin yan sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip at pamamaraan. Sapagkat pag sinunod natin yung pamamaraan ng Diyos, dun pa lang natin mapapatunayan na yun ay totoo. Parang isang recipe na matapos mong sundin at iniluto, dun mo lang napatunayan, totoo pala, makakagawa ka pala ng ganitong klaseng pagkain. Church, let's bow before the Lord. Alam na natin ito, pero gaano kalaki ang katotohanan nito sa ating buhay. I want you to pray. Seek the Lord's touch. That we may be able to translate this beautiful thought into deeds. Into deeds every day. Ano ba ang ating ginagawa pag tayo na-offend, naiinis, nagagalit? Kumikilos ba tayo na parang taga-sanlibutan o parang anak ng Diyos? Mag-isip, manalangin. Let the Lord touch you and may the Lord bless you.